Asawa ng kapatid mo, hindi mo alam ang pinito. Kahapon po pinagbigyan na po yan na makaraan po sila para makauwi, makabili ng mga istak na pagkain. Kaya lang yung iba, hindi pa rin talaga ginawa eh. Mangutang daw kami, gamitin daw ang talino. Hello! Kung wala kaming pera at wala kaming sinasahod, sino magpapautang sa amin? Kung mangutang kami sa Bombay ngayon, pautangin bukas magbabayad, may pangbayad ba? Wala! Hindi namin pinapayagan talaga. Magsama naman po tayo. Para din po sa inyo yan eh. Kasi pagka kayo nagkaroon ng karamdaman, pati pamilya nyo magkakaroon din. Paano yung aso mo? Ilagay mo sa box. Hindi naman pwede yan. Ano ba naman yan? Kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Dahil sa pananalasa ng nakakamatay na sakit na hindi natin nakikita, kinakailangan na talaga ng isang mahigpit na pagpapatupad ng mga alituntunin para masiguro na hindi na ito kakalat pa. Pero sa bawat sistema na ini-impose ng gobyerno ay meron talagang kumukontra at hindi makontento. Gusto pa rin gawin ang gusto nila kahit na nahaharap na ang ating bansa sa isang krisis na hindi lamang ekonomiya ang nakataya kundi pati na rin ang ating mga kalusugan. Naiintindihan natin kung gaano kahirap at kaabala ang mga alituntunin ay pinapatupad ng ating gobyerno, pero ang lahat ng mga ito ay para maprotektahan tayo dahil sa hindi na ito simpleng krisis lang. Ito ay isang napakaseryosong sitwasyong kinakaharap hindi lamang ng ating bansa kundi ng buong mundo. Kung hindi tayo maghihigpit sa pagpapatupad ng mga alituntunin na ito ay hindi malayong mangyari na dahan-dahan tayong mauubos dahil sa walang pinipili ang kalaban natin na hindi natin nakikita. Kailangan natin ng kooperasyon at disiplina sa ating mga sarili. Pero bakit meron talaga ang mga matitigas sa mga ulo na hindi pa rin lubos maintindihan kung gaano kadelikado ang ating nilalabanan sa ngayon? Kahit na sinabihan ang bawal ng pumasok, pero napakarami pa rin dahilan para magawa lamang ang gusto nila. Sabatala, sir, alam ko ang kasalanan po ako. Sinasabi niyo, bawal, uuwi tayo sa bahay. Paano nga kami uuwi na yung bahay namin? Anong gagawin namin sa pagbibilang kami? Uubusin namin yung kinita namin sa pera. Kung papayagan po namin, kaya sisirain po natin ang sistema. May kukunin po ako sa parents ko po eh. Apa, importante. Hindi po eh. Palusitin nyo kami. Eh wala talaga. Hindi naman kami masamang tao. Totally lockdown is alas 6. So wala na po tayong dahilan na ano, kasi in-announce na po yan kagabi. Kahit ganito na ang nangyayari sa paligid natin, ay hindi pa rin nawawala sa Pinoy ang tambay mentality at hari ng palusot. Kagaya na lang ng grupong ito na kahit na may curfew na at liquor ban, ay nakatambay pa rin sa lansangan at umiinom. Panlaban pa daw nila sa nananalasang sakit ang alkohol na kanilang iniinom. Hindi kayo sumunod, ah. Ito mo kayo. Article 151. Sa pagkarsin ng ito pa ang isang lasing na nahuli. Nagmamayabang pang kinukuhanan ng video ang mga tanod na nanghuli sa kanya para raw maipost niya sa social media. Nang mahimasmasan, ay humingi naman ng paumanhin at sa wakas ay nakaramdam na rin ng hiya kaya't ayaw humarap sa kamera. Huwag na huwag mong mumurahin ang mga polis ko at saka barangay tanod ang ginagawa na namin trabaho namin. Ikaw, kami, pinapatupad tayo ng batas para ingatan kayo. Ikaw, mumurahin mo lang kami. Tandaan nyo na hangkat matitigas ang mga ulo natin, ay mas lalong humihirap ang ating kalagayan. Bakit ba kahit ilang beses nang pinagsasabihan ng mga alituntunin, ay ayaw pa rin nilang sundin? Kagaya na lamang ng isang jeep na ito na hindi sumusunod sa ipinapatupad ng social distancing, kung kaya't hindi na pinayagang makalusot pa. Pasensya na po kayo, kung kayo mag-alis sa amin. Oh my God! Eto naman si Boy Carne. Kulang ang mga dokumentong ipinakita sa checkpoint kung kaya't hindi pinayagang makalusot. Bigla na lang itong nagmura at hinablot ang mga dokumento niya na hawak-hawak pa ng pulis. Sabay nagpaharurot ng kanyang sasakyan kung kaya't siya ay hinabol ng mga taga HPG. At nang mahuli ay ito ang kanyang paliwanag. May darating kaming karne. Kung gusto niyo sumama kayo sa akin, bibigyan ko pa kayo ng karne. Nagkamali ako. Umihingi na ako ng ticket sa kanila sa lisensya ko. Tatanungin ko na lang kung saan tutubusin. Kung kaya't ito'y dinala sa presinto para harapin ang kanyang mga nagawang violations.
namin sinasabi. Kung sinusunod naman natin ang direktiba ng mga kapulisan, ay wala namang problema sa kanila. Wala na ba kayong ibang papel yan? Katunayan po na taga-PLDT kayo. Sensya na po, sir, ha? Dito lang, sir. Okay, okay. I-browse mo, Brad. I-zoom mo, i-zoom. Okay, salamat po. Maximum tolerance ang kanilang pinapairal para sa ating mga matitigas ang ulo minsan. Balik, huwag kayo makulit o aarestuhin ko kayo. Eh, may patay kami. Pumunta kami ng nain. Dinataan kami doon. Meron kasi yung community para dito. Kaya ng community guarantee, paano kami? At saan kami kakain? Wala kami tira. Hindi na kayong patisin. Tao lang din sila na minsan ay napipiko na rin kung ayaw nating sumunod sa mga alituntunin na ipinapatupad na para na din sa ating kabutihan. Sabi mo kanina, construction kayo. Ngayon, sahod na naman. Construction ko. Papasok ako sa trabaho, kanyo ho. Hindi po, wala nang sahod ko. Kahit na parang dito po kasi yung mga pinapayagan lang, sir, ma'am. Papalit na lang po. Sabi naman sa'yo yung exemption ko, di ba? Pwede na sa mga. Sige na, sige na. Huwag na naman pagsalo, kuya. Sige na. Sige na po, sige na po. Kasama mo kasi seryo. Bakit di na lang kaya natin kayahin itong mga kahanga-hangang mga kapwa nating Pilipino na nakakaintindi ng sitwasyon at nag-cooperate upang mas mabilis nating matalo itong invisible nating kalaban? Eh wala tayong magawa. Eh yun, sundin natin yung ano nila, yung patakaran nila. Wala tayong magawa, kundi magtiis. Nag-ambag-ambagan kami para makapag-provide ng hand sanitizer. Then kami naman, kung merong mabubuting puso dyan, kung merong kayong ano, pwede naman kayong pumunta dito, mag-donate sa kanila. Huwag na lang puro reklamo. Gawin nyo na lang kung ano yung tama. Kung merong mga sumusunod sa utos para sa ikakabuti ng lahat, meron namang walang pakialam. Parang fiesta lang ang sitwasyon sa kanilang barangay. Kahit mismo chairman nila ay suko na sa kanila. Sinasabihan namin to. Patrol, police, lahat kami, joint force na. Araw, gabi. Ang problema po sa mga tao, hindi po sila sumusunod. Mainit po sa bahay, sir. Nagtambay ako dito sa labas, sir. Opo po, sir. Siyempre, sir. Kahit sino naman po, sir, matakot talaga doon, lalo pag walang alcohol. Ang liliit pa namang anak ko. Wala pang tumutulong sa akin. Siguro naman po, naiintindihan naman po kami ng gobyerno kung bakit po kami nasa kalsada. Pero hindi naman pala lahat ng mga nakatira sa barangay na to ay matitigas ang ulo. Meron namang nakakaintindi at sumusunod sa order ng gobyerno, kagaya na lang ni Mang Mario na hindi na lumabas ng bahay. Dahil dyan, saludo ako sa iyo. Dito lang po kami. Tingnan-tingnan lang po namin dyan sa baba. Sa tanging tapat po, ano ginagawa niyo? Dito po kami sa terrace, papaano lang kami dito. Sa panahon ng krisis na to, dapat ay maging responsable tayong mamamayan. Kung hindi man tayo nakakatulong ay huwag na sana tayong maging pasaway. Yun lang naman ang hinihiling ng gobyerno sa atin upang madali nating matalo tong kalaban natin na hindi natin nakikita. Hiling lang sa ating mga kababayan, pasensya lang po at hinihiling din namin inyong kooperasyon. Kahit ilan na ang nalaga sa ating mga kababayan na nasa frontline, ay hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa at ganang tumulong. Siyempre po masaya kami kasi nakapagbibigay po kami ng serbisyo sa mga tao. Kaya saludo kami sa inyo at sana ay mabilis nating malampasan tong sitwasyon na to. Tandaan natin na nakadepende sa atin ang pag-recover sa krisis na to. Mas matigas ang ulo, mas matagal tayong makarecover. Bahala na po. Good health naman ako eh. Eh malilit na po daw sila, ma'am eh. Kaya ano, pumilit silang sumabit. Wala na rin po kasi masakit. Hindi mo rin pupunuin. Wala rin, hindi nakikita yung driver. Yung mga ganyan, dapat hindi bigyan ng lisensya para magtinda. Huwag na silang magtinda kung mag-aambuso lang sila. Pasensya po kung ano po. I-adjust niyo po yung presyo. I-adjust po namin, ma'am. Hindi po kami nagsasabi ng original yan. Hindi po. Pero sinasabi niyo pong N95. N95 kasi it's an N95 light. May sakit na yung tao or may karamdaman na at may pangangailangan pagsasamantalahan pa ng mga tindahan kaya hindi tayo papayag na hindi natin sila makasuhan. Di lang doble ang itinaas ng presyo nito. Gaya ng isang nagbebenta ng 500 ml na alcohol na pumalo sa 380 pesos ang presyo na karaniwang nasa 74 pesos lamang. Habang ang hand sanitizer na karaniwang nasa 299 pesos
ay ibinebenta online ng hanggang 499 pesos. consumercare@dti.gov.ph, email nila yan, you will make sure to track the seller. Kasi overpricing and then taking advantage of the general situation now, alam natin na everybody needs the alcohol, pero alam rin natin kung magkano lang siya dapat. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.